Magandang araw sa inyo. Ako si Miguel at nandito tayo sa bagong edisyon ng aking channel na kung saan tayo ay magbabasa ng mga comments. Ito unfiltered at continuous, hindi to edited na magpo-post and what not. Tuloy-tuloy lang tong video na to. Unang-una dito sa aking listahan ay yung comment ni Jan Diamparo 5605. Siya ay nag-comment 12 days ago sa ating video sa karera ng Magallanes. Ito yung mga ang title nito ay mga champions ng karera nagtuos sa Cavite. Bale, meron siya ditong apat na comment. Unahin na natin yung comment niya na wala, palpak, di organized. Sagutin ko ito sabay-sabay, ha. Nagugulangan, dapat nakahinto mga kabayo sa guhit para sabay. Ay nako, may daya. Pinigilan ng renda kaya hindi makatakbo ang kabayo ng mabilis. Dapat nakahinto ang kabayo sa guhit, sabay-sabay tatakbo. Unahin na po natin yung sa sinabi niya na dapat nakahinto daw. Tama naman po. So, ako po isang ayon po dito, sir. Ako po isang ayon dito. Ngunit, hinahayaan po kasi ng ating mga organizer yung kanil ang mga hinahayaan po ng organizer yung hinete ng kabayo kung paano pong uri ng pagtakbo ng kabayo ang gusto nila. Kasi po sir, hindi po lahat ng kabayo natakbo agad kapag sakaling pinatakbo mo. Kumbaga, full stop, tapos biglang tatakbo yung kabayo ng ganun. Mayroon po kasing mga kabayo na hindi tumatakbo ng ganun. Na hindi po kagad sila, ay, hindi po sila sumasabay. Sa katotohanan po, may mga kabayong sumisira. Mas lalo po silang hindi tumatakbo pag ganun. Kaya, pero naman po, di naman po natin sinasabi na wala pong ganun. Meron po mga laban na kung ang dalawang hinete o yung dalawang may-ari ng kabayo ay magkakasundo, na kung sakaling sila ay mag-full stop at bigla silang tatakbo, ay nasa sa kanila po yon. Pero ang kadalasan po kasi, kapag po sakaling may naglalaban, ang nangyayari, nagkakaroon po sila ng free run. Kumbaga, kung ito ang starting line, dito pa lang po, meron silang 20 meters to 50 meters. Madalas, ha, tingin ko lang, madalas 10 lang naman. Minsan 10 meters, 20 meters, may pinakamahaba ko nakita, mga 30, ganun. Anyways, ang nangyari po nun, nagkakaroon po sila ng free run, kumbaga nagpapainit po sila ng kanilang kabayo bago po sila tumakbo. Para po sakali, pagdating po sa starting line, ang kanilang kabayo po at peak condition. Kung saan ito po ay tatakbo na ng maayos, kaya po hinahayaan nila muna magpainit, hindi po yung full stop. Pero hindi nga, ulitin ko po, hindi po ibig sabihin nun, wala pong mga kabayo na pumapayag ng full stop and then go. Yun nga po, iba-iba nga po kasi ang isip ng mga kabayo. Doon naman po, nagugulangan, dapat, nasa sa kanila po kasi yun eh. wala po tayong magagawa. Nasa mga hinete po talaga, hindi naman po siguro lingis sa kalaman natin na kahit naman po sa karera ng mga tao, sa paunahan tumakbo ng mga tao, ay nagugulangan. Talaga hindi po mawala po yun kasi syempre po karera, ganun talaga. And sunod naman po, doon sa may nandaya pinigilan ng renda kaya hindi makatakbo ng mga... Kasi, sa akin pong napapansin, sa akin pong nakakadamayan ng mga hinete at mga veteran sa horse racing, ang nangyayari daw po, may mga chances daw po na hinihila daw po nila or pinipigilan daw po nila yung renda ng kabayo kung sakaling nararamdaman nilang sumisira yung kabayo or pasira pa lamang yung kabayo. Ang ginagawa daw po nila, pinipigilan nila ng bahagya. Kahit konti lang, kahit isang ganun lang daw po, may tendency na umayos daw po yung kabayo kaagad. Kumbaga, pinapagalitan mo yung kabayo upang siya ay umayos. Hindi po siya technically pinipigilan para hindi makatakbo, hindi po. Talagang may mga times po na pag sumisira yung kabayo, instead na hayaan nila, instead, kesa naman po parang hayaan lang na tumakbo na yung kabayo habang sumisira, ang ginagawa po ng mga horse owner ay medyo may pagpigil ng bahagya, isang pitik ng pagpigil, tapos okay, pipigilan yung huminto, then tatakbo ulit. May mga chances po na ganun. It, hindi po ibig sabihin na kung sakaling gumanon po yung hinete ng kabayo, matatalo na kagad yung kabayo. Actually po,
meron po tayong video dito, kaso hindi ko na maalala anong laban. Meron po ditong video ang akin channel, kung saan pinahinto niya in the middle of the race yung kanyang kabayo at hinabol niya pa ito sa dulo ng karera, kung saan siya pa ang nanalo. Kaya parang ano yan, sarili-sariling pagpapatakbo or ano, tawag dito. Basta sariling kakayahan nila, di ba? Eh yun nga po, di wala palpak, di organized. Ang masasabi ko lang po, para sa akin po, maganda po kahit pa paano. Ito, isa, ang karera sa Magallanes, ang isa sa mga maayos mismo na karera sa mga nagpapakarera. Kasi, ang karera sa Magallanes, madalas po, yung hurado is respetado at dinadayo po talaga ng mga magkakabayo. Kasi alam po nila na yung tawag dito, parang unbiased. Isa sa mga voted ng mga magkakabayo na ang hurado ng naguhurado sa Magallanes Cavite ay unbiased. And syempre naman po, kahit naman po siguro kung mapapansin ninyo, nasa tao pa rin po o nasa manonood pa rin po madalas ang problema eh. Di naman po siguro mawawala yun kahit sa ibang uri ng mga palaro. Okay, next comment natin si Abigigulo at Abigigulo, Abe Gigulo at 13 days ago sa karera ng Kalaka, Batangas. Shoutout sa'yo, sir. Bale, sabi, Sir Miguel at Joboy, mag-collab naman kayo about doon sa Zelda 2 nyo. Kung ano nangyari at ang mga experience nyo about sa paghuli hanggang sa loob kayo nila mga boy Michael at Joji. Bali po, sir. Ito lang po muna masasabi ko dyan. Sir, hindi po muna ako makapag-comment dyan kasi yun nga po kasi kung hindi po nalalaman ng karamihan sa atin, kami po ay nahuli noong March 17 sa San Rafael, Bulacan sa karera. Meron po kinakaso sa amin ngayon at may hinaharap po kami yung kaso ngayon. Siguro pag-usapan natin sa susunod pero not now kasi kinakausap po po ang aming attorney tungkol dito kung ano dapat kung ano ang pwede kong isabi sa YouTube. At ayun nga po na wala muna akong no comment muna. Hindi po ibig sabihin na no comment ano na ayaw pong pag-usapan o ayaw pong magbigay ng kwento pero for the sake of ano hindi ko po ma-incriminate yung sarili ko. Yun lang po. Pero rest assured naman po lahat ay lalabanan ko po ito at ako po ay magpi-plead ng not guilty. Dahil alam ko po sa sarili ko at alam naman po ng ating magkakabayo na never po akong pumusta. Never po akong humawak ng pusta sa kahit anong laban ng karera. At sa alam naman din po ng mga kamagkakabayo na kapag ako po ay nasa pick-up truck, tapos kapag ako po ay nagtataas ng kabay, hindi po yun nagiging Kristo. Kristo daw tawag sa nag-ano ng pusta. Hindi po yun nagiging Kristo. Tinanong ko kay daddy nung nakaraan, ano ibig sabihin nung ano. Kasi kukwentuhan sila na sinabi daw mukha daw ang Kristo. Sabi ko, ano yung Kristo daw, di ba? Sabi daw naman ni daddy, ah, Kristo na yung ibig sabihin daw na nagpupusta. Hindi po ako ganun. Alam naman po ng lahat yun na pag ako po nagtataas ng ganito, ang ginagawa ko po, nag-shoutout po ako ng mga ka-harness natin, ng mga magkakabayo natin. At hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat yun, no? At next naman po natin kay Joboy AI Idol. Idol! Shoutout sa'yo. Alam mo na yan, di ba? Shoutout sa kabayo, 14, Team Digit Digit, Zelda 2, Malolos. Hulihin mo, Idol Joboy. Nako po. At shoutout naman po sa Team Pio 282 Vlogs 3. Food check. Kahit ano, konti ng pagkain, pa-shoutout po. Siyempre, doon yung sa video ko din sa Kalaka, Batangas. Kasi nga, meron ding, sa simula ng Kalaka, Batangas, kami po ay nag, parang mini food food vlog, food review, ganun. And, yun naman po, maraming nagko-comment dito sa Kalaka, Batangas. Shoutout kay Renato Ramos 8759. Sabi nito, nice one, well-organized race, ganda ng setup. Congratulations sa mga race organizers. Even the crowd are well-behaved. Thank you, HRP. More power. Maraming salamat po, Sir Renato Ramos. And ang Kalaka Batangas race po kasi ang isa sa mga most awaited palaro sa mga kabayo. Dahil ito po ay mismong funded ng Kalaka Batangas City Mayor's Office. Kumbaga, fiesta nila to eh. And talagang pinag-aaksayan nila ito ng pera at panahon
para mas lalong mapasaya ang mga tao, ang mga kalaka ones. Ay, nakalimutan ko ang tawag sa mga, basta mga taga-kalaka. Kaya talaga pong ganitong uri ang ipinapakita nila sa Kalaka Batangas race. Next naman po natin ay another comment po dito sa Champions ng Karera, nagtuos sa Cavite. At Abundio Casis 8205, 3 weeks ago, yun nga, medyo matagal-tagal, 3 weeks ago, mahina organizer nyo, dapat may pintuan talaga yan para sabay ang pag-alis. Pagbukas ng pintuan, hindi mahihirapan mag-start. Nagkakagulangan tuloy. Well, actually daw po, nakausap ko po tungkol dito yung mga veteran ng Karera. At ang sabi nila, dati daw po, nung unang panahon, mga ang huling nangyari daw po dito, kung hindi late 90s, early 2000s, nagkaroon daw po ng parang pickup truck na merong ganun, yung nag-o-open na ganun. Kaso, kalaunan daw po ay natanggal din kasi parang yung nagpapagawa daw po nun ay tumigil ata sa pagkakarera and wala na daw pong umulit. So, yun po. Pero tama naman din po, dapat daw talaga ganun kasi sa ibang karera talagang merong ganun. Pero, yun eh. Yun lang po masasabi ko. At ito naman po, next natin sa may karera sa Bustos, Bulacan at Gloria Galatiera 8033. Wow, ang bilis mo, Amira. I'm sure masaya si tatay ko sa langit. Oh, ang sweet. Ang sweet po. Pero totoo, ang bilis ni Amira nung panahon, nung araw na yun. Shoutout po sa inyo at sa inyong father po. Next naman po sa video natin na last year pa, Fight of the Champions, HRP Episode 9. Ang tagal na ito. Pero 1 month ago lang siya nag-comment. Si at Jupiter Lontok 8850. Miguel and Kuya B-Boy, pa-meet and greet naman sa vlog mo. Casino Edmonton family are watching your vlog. Mabuhay kayong mag-ama. Maraming pong salamat, sir. Maraming pong salamat sa pagsuporta. At talaga pong appreciated ang inyong panonood at mga ka-harness, please, appreciated po kayo. At alam nyo naman po na kung sakali po na sentulad ng sinasabi ko simula noon hanggang ngayon, kung sakali po na makita nyo po kami, ako o si Daddy B-Boy na nasa kahit saang lugar, kahit nasabihin na natin nandito lang kami sa kalye, kumakain sa labas, or kahit saan po, pwedeng-pwede po kayo tawagin niyo po kami, 'di ba? Wala pong problema 'yon. Mag-usap tayo saglit, kung ano pang ginagawa natin. And actually po, meron pong mga ilan nating ka-harness na nagpapa-picture. Actually, gusto ko po sana makuha yung picture na 'yon. Gusto ko sana magkaroon ng copy noon. Pa-message naman po sana sa page natin and ilalagay po natin sa next YouTube video natin, na next reading comments natin. Sayang naman po kasi gusto ko rin talaga makita yung mga pictures na 'yon. Sa totoo lang po, kaso hindi ko po nakukuha, hindi ko pa nakukuha ulit. Hindi po nila pinapost dun sa Harness Horse Lovers or sa Harness Racing Philippines na group eh. Pero hinihintay ko po, pero sayang po talaga kasi gusto ko rin mapanood. Pero eto nga po, next commenter natin is... Ayun, ito. Itong karera sa Bustos. Ang nagtanong dito si at Raymond Astero. Kayo ba ang nagpakarera dyan 1 month ago sa video na karera sa Bustos, Bulacan? Yung may challenger, ang dating kampiyon, karera sa Bustos, Bulacan. Hindi po. Hindi po kami ang ako o yung Harness Racing Philippines na page ko and dati kong pangalan sa YouTube is never po sumali sa pag-o-organize ng karera. Never po, promise. I promise you, kahit kanino po kayo magtanong, never po kami sumali nor tumanggap ng bayad sa pag-cover po nung karera. Never po. Ang pinaka nakuha lang namin is yung paminsan-minsan may nagpapakain. Which is para naman din po sa lahat yun, actually, lahat po na magkakabayo na pumunta nung araw na yun, pwede pong kumain doon. So, never po kami, kahit sa interview, never po kami nahingi or tumanggap ng pera. Never po, wala pong compensation. Talaga pong
Kung sakali po nung dati may nagpapa, kung hindi pa po ako ulit gano'ng kabisi, kung may nagpapa-interview po, pinupunta po namin, sineset up namin at talagang pinupunta namin. Ayun po. Tulad po ng dalawang interview namin kay Kapitan Bobot at isang interview ko po kanila Boss Michael at yung nagpakain ng yung Team Superboy. Never po ako nanghingi ng pera sa kanila at never tumanggap. Ayun nga po. At ito naman po, dito hanggang dito na muna yung video natin, medyo mahaba na pala, ano. One last comment is sa video natin na Fight of the Champions HRP Episode 9 at Boldstar 789. At Boldstar 7985, 1 month ago ang kanyang kanyang comment. Ang sabi niya, nanonood po kami dito sa Bicol. Eh, hindi man po nakakatawa yung comment, pero yung pangalan lang. Nanonood po kami dito sa Bicol, Karera ng Kabayo. Maraming salamat po sa mga taga Bicol po. Actually, ako po, ang mother side ko po, taga Bicol, and tuwing May po to April, nasa Bicol po kami sa Albay, Tabaco Albay, Bicol po. Diyan po kami nag-stay na mamalagi for 1 to 2 months bago magpasukan. And, mamamalagi po ulit kami at magkakaroon tayo ng video, vlog dyan. And hintayin nyo lang po. Pero nga po, maraming salamat po pala sa 1,000 subscribers. Medyo na late lang yung video na papasalamat sa inyong lahat. At ako po itong tuwa nung, actually, simula po nung nagkaroon na, di ba yung nagkaroon nga po ng problema na nahuli po ako, nalungkot po ako nun. I promise po, nalungkot po talaga ako nun at hindi ko po alam yung kumbaga tinamad, hindi naman sa tinamad, nawalan po ng gana. Nawalan po ako ng gana mag-video nun kasi parang, ala, sama pala itong ginawa. Parang ganun, nagkaroon po ako ng doubt sa sarili ko na dapat po tigilan ko po. Pero habang po na nasa 3 araw na yun na nasa kulungan po ako nun, may mga kaharness po tayong lumalapit dun na bumibisita na kinakausap din po ako na pinapalight yung aking mood. And nagbibigay ng more power na wag daw titigil na, alam niyo po yun, ang sarap po sa puso kahit na nadadown ka na, kahit na nalulungkot ka na, pero yung mga kaharness natin na dumadalo para magbigay para magbigay ng saya kahit papaano, nagbibigay ng pagkain ng mga araw na yun, nakakatuwa at nakakataba po talaga ng puso. Kaya sabi ko po, kung sakaling babalik po ako, magmimix na po ako ng kasi hindi lang pala mga kaharness ha, hindi na tayo kaharness ngayon, mga kaibigan, mga tropa, mga pare. Nangyari, hindi na po pala lang Karera ng Kabayo ang pinanonood dito sa akin. Kung hindi, naghihintay din pala sila ng lahat ng vlog. Naghihintay din po pala sila ng may travel vlog, ako kung may food vlog, yung mga ganun na ibalik ko daw yung dati kong mga dati kong content. Kaya syempre, dahil sa in-demand ng ating mga kaibigan dito, nanonood, mga subscriber natin, talagang itutuloy ko po at your wish is my command. Tayo po ay babalik sa dating uri ng aking channel na kung saan hindi lang po sa Karera ng Kabayo iikot ang ating channel. Pero nga po, maraming salamat po sa panonood at maraming salamat po sa 1,000 subscriber. At talagang hindi ko makakalimutan yung feeling at yung tuwa ko nung nakuha ko yung pagkagising ko nung nagulat ako nun. Nabuhayan ako ng loob, sobra po nun kaya nag-upload kagad ako at sinusubukan ko na po mag-upload ng madalas kasi po marami na rin po talagang talagang natuwa. Though medyo nagkaroon lang po ng problema ngayon kasi nagpalit po ako ng pangalan at medyo bumabagal po yung parang yung upkeep ng viewers ko. Parang nawala yung ibang viewers natin dahil nagpalit ako ng pangalan. Nonetheless po, please, sa mga viewers po natin, kung natuwa po kayo sa video na to, is mag-iwan po kayo ng like, subscribe, and pa-follow naman po, and pa-hit ng notification bell icon. Kasi sa paggagawa na ito is, makita nyo po ang next upload natin. And yun din po pala, paalala lang po, kasi dito sa YouTube studio, kung saan ko po ngayon binabasa yung mga comments ninyo, hindi lumalabas po yung hindi po lumalabas kagad yung mga comment ng lahat eh. Ang naka-filter po dito yung mga subscriber lang po. Kumbaga,
kahit po anong gawin ko dun sa ano, sa may comments, ang lumalabas at lumalabas po yung mga naka-subscribe sa akin. Kaya sa kung sakali mag-comment down po kayo, please mag-subscribe din po kayo para mag-top up kagad yung pangalan ninyo. Para kumbaga ano eh, priority, parang ganun. Nakikita ko po nga po dito, nakalagay dito mga subscriber ko po sila, pero dahil nga po hindi sila yung ibang comment na pag nag-scroll down ako, biglang dumadami. Yun nga po. Please subscribe tapos doon kayo mag-comment. Kasi po natatabunan yung mga unsubscribe na mga viewers natin na nagko-comment. And habang nag-scroll down po ako dito sa mga comments, kahit po ngayon lang lumalabas yung mga hindi naka-subscribe sa akin na ano, na nagko-comment. Nakalagay po dito kung naka-subscribe po kayo o hindi mga sir. And ilalagay po natin ulit kung paano po mag-subscribe. Pasensya na po dahil hindi ko po nabasa kaagad yung iba. And kahit naman po araw-araw may nagko-comment sa akin tulad nga po ng ano, nung sa unang video pa lang natin, ang unang nabasa ko kaagad is yung 12 days ago na video. Which is, ang tagal na, pero habang nagko-scroll down po ako, may mga kahapon lang na nag-comment, hindi ko po nabasa. Tapos ang binabasa ko 12 days ago, ay nako po. Pero yun nga po, please, mag-iwan kayo ng subscribe, like, and follow, at mag-comment kayo. And next video natin, magkaroon tayo ng every week special na reading ng comments. And please, mag-comment po kayo, pag-usapan po natin ang inyong mga insight, thoughts, at iba pa. Kung sakali magbibigay tayo ng back and forth, walang problema. Pero yun po, hanggang dito ng ating video. At ulitin ko po, marami pong salamat sa 1,000 subscribers. Ito po ay nakakatuwa. Ito po ay isang milestone. Nakakala ko hindi ko kagad hindi ko pa makakamit, kumbaga. Akala ko abutin pa ako ng 5 taon simula nung ako'y nagsimula. Hindi, ngayon inabot lang ako ng 2 at ako po ito ang tuwa. Talaga pong totoo po. Nakakalambot po talaga ng puso at nakakataba po ng puso. Marami pong salamat from my heart to yours. Marami pong salamat sa 1,000 subscribers. And na sana po mas dumami pa tayo. Hindi lang po sa karera, kung hindi sa lahat na rin po ng vlog. Dahil mas gusto ko po na mas dumami pa tayo dito. At gusto ko yung magkaroon tayo ng usap-usapan. Alam nyo, parang one day po, ito po ang aking vision. One day po, magkaroon tayo ng live kung saan magkaroon tayo ng live interaction. Na kung saan, pag ako'y nag-open ng live, may mga papasok tayong manonood, mga viewers, kung saan magkaroon ng pag-uusap, back and forth, yun lang ang gagawin natin. Mas gugustuhin ko pong mag-uusap tayo ng live kaysa mag-video po ako ng ganito ng 20 minutes. Yun lang po. Ulitin ko, maraming salamat. And Miguel is out.